Alamin naman natin ang sitwasyon ngayon sa Resorts World. Nandoon ang aming correspondent na si Rex Remitio. Rex, kamusta na yung clearing operations na sinasagawa dyan sa loob at yung investigation? Patuloy pa nga nating inaantay yung paglabas noong 36 na labi ng mga nasawi doon nga sa malagim na pamamaril dito sa loob ng Resorts World Hotel kagabi, no? Kung makikita mo nga, mayroon pa rin mga ambulansya, mayroon mga truck ng bumbero, may mga naka-standby na police dahil nga patuloy pa rin yung clearing operations sa loob ng hotel, kung kaya't hindi pa rin nila mailabas yung mga labi ng mga nasawi. Ayon kasi nga kaya Southern Police District Director Tomas Apolinario, mukhang nasuffocate nga sila dahil nga sa kapal ng usok mula doon sa sunog nito. Ito'y nagmula raw kasi doon sa panununog ng mga upuan at table doon sa casino, kung kaya sinabi nga niya na karamihan ay nakita doon sa may casino. At kasabay naman yan, dumating na yung mga kaanak nung mga nasawi na luha na lamang yung pumapawi doon sa kanilang kaba, sa pag-alala, na sana'y buhay pa yung kanilang mga anak. Ang isa nga dito ay si Aling Lorna, na kung saan yung anak niya na si Sheila, na isang casino dealer doon sa isang parte ng casino, hindi pa makita hanggang sa ngayon. At pati yung asawa nandyan din at parang balisa sila at hindi nila alam kung saan hahanapin dahil nga nakailang ospital na sila at hindi nila ito makita. Umaasa sila na sana doon sa mga ilalabas na bangkay dyan sa Resorts World ay hindi kasama yung pamangkin ni Aling Lorna doon nga sa mga nasawi. At para naman doon sa mga nais pa na maghanap, no, nung kanilang mga nawawalang kaanak, andito naman yung ating mga otoridad, nililista naman ng mga pulis yung mga pangalan upang ma-prioritize na hanapin ito. Kasi mula kaninang umaga, nagsimula na yung mga kamag-anak noong mga yung mga hinihinalang nasawi. Hindi pa naman natin sigurado kung sino ba doon yung nasawi at hindi. Yung mga hinihinalang nasawi, andito sila, nag-aabang, matyaga sila at hindi sila nagpapatinag, no? Kahit napakainit ng araw, nandito pa rin sila. Sa ngayon, patuloy pa rin yung cleaning operations, matindi pa rin yung seguridad. Itong parte ng Newport Boulevard ay sarado pa rin sa mga motorista. Kung titingnan mo nga, meron nga nakakordon dito na kulay yellow na caution na cordon, no? Ibig sabihin, bawal pang pumunta kahit sino bukod sa mga otoridad doon sa may hotel. At kahit nga doon sa may labas, yung kalye malapit sa may NAIA Terminal 3 ay medyo nagkakaroon ng kauting trapiko dahil nga bawal dumaan dito. So yan muna sa ngayon yung update ko dito. Balik sa'yo. Rex, Bulacan, sa end nyo, may nakuha ba kayong additional information tungkol doon sa suspect? Kasi ang sinasabi, mag-isa lang daw yan at hindi pa alam ngayon kung regular customer siya dyan. Pero ang sabi ng PNP, mukhang ano daw ito, mukhang natalo daw at mentally deranged at baka daw talunan lang daw sa casino. May iba pa kayong information? Yung kwento nga sa atin ni National Police, National Capital Region Police Office Director Oscar Albayalde, noong nandyan siya doon sa security, nilabas na lamang niya bigla yung kanyang BB Arma Light, na kung saan nagulat na lamang syempre yung security dahil nga hindi daw armado yung security, no? Kung kaya dire-diretso siyang nakapaglakad sa loob hanggang doon sa may casino, hanggang sa yun nga nakapagpaputok na doon sa mga table, doon sa mga machine, at nanunog pa daw ito ng ilang equipment at maging yung table. Ang hindi pa natin matiyak kung ano nga ba yung ikinamatay noong mga sinasabi ngang nasawi dito. Kung gunshot wounds ba o di kaya yung pagka-suffocate mula sa sunog. Okay, Rex Remitio nag-uulat mula sa Resorts World, Manila.